President Bongbong Marcos, may malalim na dahilan kung bakit binito ang proposal bill na construction sa panibagong airport sa Bulacan. Mga inappoint ni President Marcos na may nakitang mali kaya naman agad nitong pinagdesisyonan. Mga senador na nagfile ng bill na dapat mabahala dahil anuman na oras ay pwede naman amyendahan. Pero bago natin umpisa ng topic, mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bagong video dito sa Pilipinas. Ang pag-aproba ng panibagong bill ay talagang kailangan ng puspusan ng pag-aaral, lalo na't di basta-basta ito. Ang pag-uusapan dito ay umiiwas lang ang President Bongbong Marcos na may pagkakamali ng pagpirma, lalo't dating Solicitor General Jose Calida ang head ng Commission on Audit. Kapag si Solicitor General Jose Calida ang sigurado walang makakalusot na kurap sa mga taong nag-appoint na pinakakatiwalaan ni President Bongbong Marcos, lalo't sinabi sa balita ni Calida na Nyukuwa Chair Calida, say no matching order from Marcos, I will do what I want to do. Kabago-bago ng ating gobyerno at noong unang araw maraming ginawa si Pangulong Marcos Jr. Kaya't kabilang sa controversial ito nga yung pagbito. Yes. Alam mo, para sa inyong kaalaman mga kaibigan, meron talagang veto power ang Pangulo. Mm-hmm. Sa ilalim po ng presidential system of government at sa ilalim ng ating saligang batas. Pero mabigat, medyo kakaiba ito, partner lang. Bakit? Mm-hmm. Alam mo ba na isa, hindi intriga ho ito, pero on record yan. Yes. Isa po sa mga nasa likod nitong panukalang batas, House Bill or Proposed Bill 7575, ay si Super Ate. Oo, si Senator Aimee. Yes, mm-hmm. Super Ate ang tawag dyan. Super yan talaga ang ate ni President. Mm-hmm. Pero nakita ng Malacanang na kahit pa sino ang gumawa ng batas, na ang tingin nila ay hindi papabor sa gobyerno at sa majority ng Pilipino, kaya po binito ito nga hong proposed bill na ito na magkaroon ng special economic zone in Freeport, mm-hmm. dyan sa bagong airport na ginagawa sa lawigan ng Bulacan, partner. Mm-hmm. Nilinaw nga, partner, ni PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles na suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na ang pagpapatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone at Freeport o House Bill 7575. Sinabi ni Angeles na ang pagveto ay bilang hakbang upang mapabilis o mabilis na maisaayos ang nakitang depekto sa nasabing panukala. Ginawa din anya ng Pangulo ito dahil mag-lapse into law ang nasabing panukala at 30 araw ang nakalipas matapos itong ihain sa Malacañang. Nauna namang sinabi ni Pangulong Marcos na nauunawaan niya na para sa local economic growth at ito ng panukala makalipas o ang nakalipas matapos ang ngunit hindi rin dapat isang tabi ang fiscal risk na maaring maidudulot nito. Ayan. Well, ganito po para maintindihan po natin, ano ha, ang Senado Kongreso ang gumagawa ng batas. Mm-hmm. Pag nagawa po yung batas na yan, ipoporward nila sa Office of the President for signature. At dyan po sa, pag nasa Office of the President na, sa loob ng 30 days, isang buwan, mm-hmm. pag hindi po napirmahan yung batas sa maraming dahilan, mag-automatic batas. Mm-hmm. Nakuha ninyo? Yes. So ito po ay dumating sa Malacañang nung pang nasa ilalim ng dating Pangulong Duterte. Mm-hmm. Pero yung one month na pinag-uusapan, tuloy-tuloy yun eh. Mm-hmm. So inagapan ng bagong gobyerno, baka sabihin nyo, kabago-bago ni Pangulong Marcos, eh bakit inaksyon ang kagad ito? Kasi nga po, inuulit ko, kung hindi ito inaksyonan, magiging automatic na batas kagad. Mm-hmm. Eh nakita niya may problema eh. Ano ba ang sinabi ni Pangulong Marcos? Sa pag-aaral ng Commission on Audit at saka po ng National Economic Development Authority, mayroong nakita silang dapat reviewin. Oh. Kasi nga, Freeport ang pinag-uusapan. Alam naman natin, sa Subic, meron tayong Freeport sa Subic. Mm-hmm. Eh, marami rin kalokohan dyan. Dyan dinadaan ng mga smuggler at ng mga malaking sindikato dahil nga Freeport yan. Mm-hmm. So, hindi ho sa lahat ng produkto. So, parang madali sabi, ayaw nilang mangyari ulit ito. Malapit lang yung Subic at saka ho itong Bulacan eh. Mm-hmm. So, ang tingin siguro ng gobyerno, baka hindi papabor sa masang Pilipino at sa gobyerno ang pagiging special economic zone of Freeport ng bagong airport. Ito eh. New Manila International Airport. Medyo napakalaking project nito, mga kaibigan. Kung di ako nakakamali, nasa $15 billion, 740 billion pesos na pinagagawa ng private corporation.
tulad po ng SMC. Mm-hmm. So yan po yung usapin niya. So tingnan natin, ngayon medyo dismaya nga yung ibang mga senador congressman, pero wala tayong magagawa. Yung veto power, exclusive yan sa Pangulo. Alam natin partner na isa sa mga layunin kung bakit may ganitong special economic zone and free port para mahikayat pa ang maraming mga investors, maraming mga negosyante na pumasok dito sa ating bansa partner. Dahil nga, isa sa mga nalalaman natin, tax-free kapag nasa loob ka mismo nitong economic zone and free port. Kaya isa yan sa mga panghikayat na rin sa maraming mga investors. Pero pag nakita nga nila na mayroong problema dahil napag-aralan, bilib ako dito dahil kung bakit, kabago-bago ng gobyerno, pero nakita ka agad ng NEDA, nakita ka agad ng mga economic manager na mayroong negatibong epekto, kaya ang desisyon ng Pangulo ay ibito sa napaka-iksim panahon. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakaupo, alam na nila itong mga panukalang batas na ito na subject for signature ng Pangulo, kaya ni-review ka agad. Kaya bago umabot yung 30 days at maging automatic na batas, nag-desisyon ang Pangulo. So, supportahan ho natin at mayroong veto power at may mga basihan kung bakit ginawa ito. Pero, i-challenge ito sa mga congressman at senador. Pwede naman nilang baguhin yan. Kaya nga trabaho nila yung mag-amend, gumawa ng bagong batas. So, itong bagong batas na ito may problema, kaya nga po hindi pinirmahan ng Pangulo sa veto power partner. May mga provision na pwedeng i-veto ng Pangulo. Yes. Pero meron din pagkakataon ng the whole law, yung lahat ng nakapaloob sa panukalang batas, pwede rin niyang ibito. Ang ginawa dito, ibinito lahat, parang gano'n. Linawin lang natin, partner, na yung batas na nag-aatas na magpatayo ng airport dyan sa Bulacan, yun ay batas na talaga, partner. Iba itong economic zone at free port. Para hindi ba malito ating mga kababayan at alam nila. Kasi di ba, umaalala mo, may airport ng napirmahan ng Pangulong Duterte dyan sa Bulacan na itatayo nga. Ginagawa na actually. Hindi ho mapipigilan yun. Yes. Yung paggagawa ng airport, nandiyan na yan. Pero yung sistema ng special economic zone and free port, yun ang pinag-veto. Kaya sabi ko nga, big challenge ito, magbubukas na ang ating 19th Congress ng Senado at Kongreso. Di baguhin nila yung batas para mapirmahan ng Pangulo na kung makikita ng Pangulo ay hindi naman argabyado ang gobyerno at taong bayan, ay pipirmahan yan. Pero kung hindi, baka may problema rin. Pero ito, big challenge ito sa mga otoridad, especially sa Congress Senate. Ano ang kanilang gagawin? Totoo yan, partner. At nabanggit mo kanina, yung smuggling. Dito, partner, pinagbibigyang pansin. O pinagbibigyang pansin ng Department of Agriculture sa Department of Agriculture ang issue ng smuggling at importation sa Pilipinas. Ito ay pinanawagan ng ilang agricultural groups sa bansa, lalong-lalo na. At si President Bongbong Marcos ang pansamantalang mga ngasiwa sa ahensya. Ayon kay Leonardo Montemayor, dating Agriculture Secretary at miyembro ng Federation of Free Farmers, nakikita nila ang paghihirap ng mga magsasaka dahil kahit sa panahon ng ani, may pinapasok na importasyon na may murang presyo. Hindi rin sana dapat itong gawing agarang solusyon kung may nakikita ang kakulangan sa supply ng pagkain. Hinihikayat na rin ng agricultural groups gaya ni Montemayor na may makakasuhan talaga na smugglers bilang patuloy na seryoso nga ang Marcos administration sa pagsugpo ng naturang problema. Matindi talaga kung smuggling dyan. Kung yung mga gunita, tinanggal ni dating Secretary Manny Piñol yung ibang mga tauhan dyan. Pero anong nangyari? Pag alis niya ni Manny Piñol dyan, ibinalik yung mga tinanggal niya. So may something talaga. At base po sa mga inside story natin, lumalabas hindi lang Yosek ang involved dito, may mas mataas pa eh. Aba? Grabe. Kaya sana talagang papanagutin, economic sabotage po yan eh. At napakasama. Naghihirap ang Pilipinas tungkol sa mga farmers, tungkol sa kakulangan ng ayuda at tulong ng gobyerno kung bakit sila hindi makapag-produce ng tamang pagkain at tamang presyo, hindi mabili. Pagkatapos may nagsasamantala. So yung mga importation dyan, nakalukuhan talaga. Alam ng Pangulong Marcos, nasa kanya na ang listahan ng mga kurap dyan. Kaya kailangan talaga linisin. Ako nga, ang aking panawagan, huwag na nilang hintayin tilitanggalin pa eh. Dapat voluntary silang umalis. Pero hindi ang kailang pag-alis ay babay na talaga. Meron pa rin silang pananagutan kung mapatunayan talagang may mga ebidensya laban sa kanila. Dahil malawak, hindi lang ho Yosek, hindi lang ho Direktor.
May mga matataas na opisyalis diyan talagang isinasangkot, partner. Ay, kung maalala mo, partner, may mga pinangalanan si Senate President Tito Soto na mga nauugnay dito sa smuggling, partner. Hindi lamang tulad na sabi mo, USEC o direktor ba sa isang ahensya, pero may iba, mga local executives, correct, mga alkalde na-involved dito sa smuggling issue. Well, nakakalungkot nga ito dahil sa bakit kasi ginagawa nila yan. So, pero alam natin, ang sagot yan, pera-pera yan. Hindi naman ho nila gagawin yan kung walang interest, kung hindi sila makakapera. Yan po yung masakit at kaya dapat papanagutin. Panahon na, managot ang nasa gobyerno sa mga sangkot sa katiwalian ito. Kasi ngayon, nagkaroon ng problema rito. Nagpapasahan, sinisisi kasi ng NICA yung Senado. Wala raw sa kanila yung report na yan. Sabi naman ng Senado, abay, sa inyo ito galing. Aba. So, mayroong crisis sa pagitan ng Intelligence Coordinating Agency o NICA at saka ang Senado. Mabuti na lang, may bago ng NECA Director General sa katauhan ni retired Dick De Leon, retired militarian. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Kailangan kasi malinis eh. Hindi pwede yung parang walang pinanguhugutan pero pinaninindigan ng mga senador galing sa NICA at naniniwala silang matibay yung mga basihan sa mga pangalan. Para sa inyo, ano ang masasabi tungkol dito? Mag-comment na lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa may init na balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat mga kapatid!